Good morning, guys! Hindi, ano na ngayon? Thursday. Hindi pumasok si Liam. Ayun. Nag-almusal na kami. Ay, siya pala ako. Tapos na mag-almusal. Hindi kami pumasok. Hindi ko siya pinapasok kasi... Kasi ano, ako yung masama yung pakiramdam. Ang sakit ng ulo ko kanina pagising. Tapos, sakit ng katawan ko. Hindi ko alam bakit. Ayan, sabi ko kay William, pag na muna pumasok si, ano, si Liam, kasi napaliguan niya na, nabihisan niya na, tapos gigisingin na lang ako para pakainin si Liam, tsaka asikasuhin na yung mga kakainin at tsaka yung babaunin nila, kasi usually niyan, maaga ang unang tumatayo si William, yan, luluto na yan, nung magsasaing na siya ng kanin, tapos yung mga hugasan nung gabi, huhugasan niya kasi... Sa gabi niya na kami naguhugas ang pinggan. Sa umaga na lang, pagising niya, siya naguhugas. Ayan. Tapos nung ginigising na nila ako ng maaga, parang nga mag-asikaso na. Hindi ko kayang idilat yung mata ko. Parang namamaga nga siya, oh. Hindi ko alam bakit, eh. Sakit ng mata ko. Tapos ang sakit ng katawan ko, parang kanina hirap na hirap ako imulat. Parang ano siya, yung dry eyes na basta... medyo ano nga siya, puffy siya ngayon eh. Kaya ayun, ito. Tapos itong si Lance, hindi siya masyado nabibigyan ng justice ng camera, pero tingnan nyo, namumula o. May mga red spots siya. Ngayon lang yan, kasi ang init sa labas kami kumain. Opo. Kumain kami sa labas. Tapos mainit eh, kahit may electric fan, ang init nung singaw ng ano, ang init ang panahon. Pumasok kami dito, nagbukas na ako ulit ng aircon kasi nagkakaroon na naman siya ng... Ang dami niyang pula-pula, oh. Ngayon, namumula na naman siya. Ganyan siya kapag sobrang naiinitan or namaalinsangan, biglang may random na mga red spots na lalabas sa katawan niya. Pero once na malamigan na yung katawan niya, mawawala naman na. Hindi ko alam, sensitive ng balat nito, eh. Oh, tingnan niyo. Hindi masyadong kita, pero ang pula-pula ng mukha niya. Sa kabila din, oh. Ayan, may mga pula-pula. Eh... Pag masyadong mainit, ganyan, so, super sensitive niya. Ang ano yan, ano ng balat. Ako, ano, kawawa naman. Hindi ko na alam tuloy kung anong kakainin namin mamaya ng tanghalian. Kasi, dapat pamamalengke ako pagkahatid ko sa kanya, di ba, wala. Yun. Titingin pa ako ulit ng schools mamaya. Maghahunting-hunting ako kung paano ulit mag-register. Kasi hindi ko alam kung paano pa mag-register. Kasi nagbasa lang ako ng, ano, ng kung saang website ako pwede magpa-register yun. Nahanapin ko pa para if ever sa October, meron akong aasahan na letter yun from MOE, yung Ministry of Education nila dito. Ay, ang daming kalat, oh. Since ito lang naman kami, umpisaan ko na to isang box. Ito yung mga binigay ni Myla. Tapos, ito naman, tinambakan ng kung ano-ano. Tingnan nyo ang kalat-kalat. So, isusort out ko na siya. Ito yung mga kailans. Itatabi ko muna. Hindi niya pa naman masyadong malalaro. Ang malalaro niya lang yung mga ganitong musical. Yan. Yan. Favorite niya na to eh. Tapos ito mga to. Yan. Pero yung mga itong malalaki, tatago ko muna siya. Tapos yung mga maliliit dito, nasira-sira na, itatapon ko na ito kasi ang gulo-gulo nito eh. Lalagay ko doon sa mga box. Ayusin ko mga, isusort out na natin itong mga laruan na to. Ay, natapos yan. Ano naman itong krak? Last 12 na, hindi pa ako nakapagluto ng ulam namin. Hindi ko alam kung ano luluto ko. Baka mag-itlog na lang kami ulit na... Mamaya na lang ako lalabas bago ano kay Daddy. Pag-uwi ni Daddy. Wala na ipit ang labo ko. Grabe, ang daming laruan. May isa na akong box na tinapon. Isang ano, isang tawag nito. Isang paper bag na malaki. Yung mga maliliit na kung anik-anik ni Liam na binibili sa Value Dollar. Tapos hindi naman niya... Ano, naninalaro, tapos ano lang, nagiging tambak-tambak lang. Kaya ayoko siya bilan ng mga maliliit na laruan. Sayang lang, $2 din yun. Ang hirap mag-imis sa mga maliliit na laruan. May
Ang dami ko pang kailangang ayusin. Nilabas ko na kasi. Ay, tapos sa labas naman, dito medyo nawala na yung tambak namin dyan, yung bamboo na lang. Unti-unti lang muna hanggat may ano free time. Siya nag-enjoy siya sa mga laruan na nandun eh. Habang nagliligpit kami, siya naglalaro. So, na-enjoy din siya. Kaya lang nainip na siya sa bamboo, kaya tinanggal ko na. May sinain na kami, pero wala pa kaming ulam. Anak, anong gusto mo ulam? Wala na kaming arika. Wala nang nuggets eh. Ang mabilis ang pwede. Meron pala ako dyan spaghetti, kaya lang wala naman akong giniling. Anong gusto, ma? Ha? Kakain na kami ni kuya eh. Magluluto na tayo ng ulam eh. Nakita mo na naman yung camera. Paliguan ko na rin ito. Nawala yung mga pamumula niya. Oh, binabad ko sa aircon. Laki naman ang bill namin ito sa kuryente. Nawala na. Nawala na yung pamumula niya. Tsaka yung nasa leeg, nawala na rin. Aircon lang talaga katapat na itong bata na ito. Bala ko magpalit ng bedsheet. Yung nabili ko sa IKEA, itatry ko. Ay, sweet. Yan, luto muna tayo. Losya ko na talaga. Good morning! Kaba hapon na, good morning ko dyan. Magpa 5 o'clock na, nagising na yung dalawang makulit. At nag-upload ako nung video kahapon. May ano, nashock ako kasi meron siyang location as in, ano, kung sa... Kulang na lang ilagay doon ng location kung ano yung house number namin at matutunto na talaga ako. Kaloka, ba't may gano'n? Buti na lang na agapan ko kung saan ite-turn off yung location. Kailangan ko pang pumunta ng laptop kasi sa phone na lang ako ngayon nag-upload ng mga videos para mas convenient kasi sa akin kaysa dati na nagla-laptop pa ako. Tapos, nung pag-check ko nung ano, nung video, may location, as in, napaka-detalyado nung location talaga. Kulang na lang talaga yung house number namin. Pwede na akong maakyatin dito sa taas namin, kalo. Kasi ano, si YouTube, kung maglagay ng location, ano eh, kumpletong address eh. Kalo ka talaga. Buti na lang yun, naagapan ko, hinanap ko agad yung ano, yung ite-turn off ko yung location. Pero nagpunta pa ako sa laptop. Alam nyo ba, hindi pa naliligo si Lance. Kaya paliliguan ko na siya ngayon bago kami magmeryenda. May mga nakita na naman akong pula-pula sa kamay niya. Oh, ano ba yan? Grabe naman ang sensitive ng balat ni Lance. I'm calling all three. The number is all three. Tapos natutuwa naman ako dun sa mga binigay na mga ano ni Mag. Ay! Ni Myla. Di ba nag-sort out kasi ako ng mga toys? Natuwa naman ako kasi mga gumagana pa yung mga ano, nilagyan ko lang ng battery. Ito pa. Nakatuwa lang ako, gusto-gusto nila yung mga ganito, di ba yung mga baby? Gustong-gusto mga remote. Opo. Yan, nilagyan ko lang siya ng battery, okay na. Yan, paliguan ko na muna si Lance, baka kulang lang sa ligo to. Hindi ko pa kasi siya napaliguan today. Yan, ligo muna tayo bago magmeryenda. Oh, nagwawala na ang bebe ko. Paligo po. Sige, liligo na tayo, ha? So, siya maligo. Lagay ko muna siya dyan kasi may merienda kami na. Champurado. Medyo may pula-pula pa siya. Binuksan ko na ulit yung aircon. Yan, play ka muna dyan, bunso, ah. Yan, merienda na kami ni kuya ng champurado. Maraming condensed milk, tsaka ano. Kape. Eh, yung tira ko kanina, ininit ko lang sa microwave. Mas pasensyaan nyo na yung aming mesa. Na ano na siya natutuklap. Pero hindi yan marumi. Yun, natatanggal yung mga ano. Yan, merienda, champurado. Kahit mainit ang panahon. Hi! Parang namumula siya dito sa ano, oh. Ba't ganun? Pero sa personal, ano, namumutla siya. Parang Spanish to minsan. Gusto ko magpalit ng bedsheet. Palitan kaya natin. Kaya lang maya lang kay daddy. Natamad ako. Ay, wala maghahawa kay daddy. Spanish to minsan. Spanish to minsan. Dada. Daddy. Marunong ka magsalin na sabi ng daddy. Mami, hindi madunong.
Parang tayo magluluto, hindi pa ako nagluluto ng ulam, ng kanin. Anong gagawin natin? Ayaw niya, anak, ayaw niya. Good morning! Thank God it's Friday! Hello, baby! Pinapasok ko na si Liam. Dapat nga, ano, hindi ko pa rin siya papapasukin kasi maulan, pero buti tumigil na yung ulan. Kung umuulan, hindi ko na rin siya talaga papapasukin. Pero buti huminto. Tsaka gusto niyang pumasok. Sabi niya, mami, papasok na ako. Pa-wait lang. Magluluto ako ngayon ng steam fish. Pero hindi siya steam, ah. Parang pangat yung luto. So, bumili ako ng yung ini-steam namin lagi. Yung silver pomfret from the market. This kind of fish, yan. Large size siya. Pinakat ko sa tatlo. Tapos, yung ano ni Lance, kanyang sweet potato. Kamote. Yan, favorite niya yan. Tapos kagabi, kasi may nag-adobo kagabi, di ba may patatas. Gusto niya kumain, binigyan ko, nakaubo siya ng isang 1/4 ng ano, ng patatas. Yung isang cut, naubos niya, ano, pinaglalaroan. Kagabi, sinalang ko itong mga cloth diaper niya. Ngayon ko lang naisampay pagdating. Bala ko ulit mag-ano sana, eh, maglaba. Kaya lang ang kulimlim. Eh, may darating kaming bisita. Hindi. Yung housemate ko may bisita. So, gusto kong mag-inis-inis. Nakakahiya naman yung bahay namin. Mas eto pala ingredients ko. Yung salted veggie. Tsaka yung tofu. Tapos, meron pa ditong sisis. Christine yata, nagtatanong kung paano yung itong ano ko. Mamaya i-vlog ko siya pag piniprepare ko na. For the meantime, patutulugin ko muna itong si Lance kasi inaantok na. Siguro mga 10 o'clock ako magluluto. Ano pa lang naman, 9:45. So, may 15 minutes pa ako para patulugin itong si Lance. Inaantok na, ipadededehin ko lang muna. And then, pakita ko kung paano i-prepare yung paano ako magpangat nung ano, nung isda. Natutunan ko lang din yun kila Mags eh. Pero kanila, steam as in, kinuha ko kasi yung laundry basket, nagalo. Kila Mags kasi, ang way niya, talagang ini-steam, nasa may stainless na lagayan, tapos ilalagay sa boiling water. Ako kasi, diretso sa kalan, ganon. Kung gusto nyo ng link nung kay Mags, kung paano gawin, ilalagay ko yung link sa description box. Ganon siya mag- steam si Dwayne, pero gagawin ko is diretso ko siya sa kawali. So, pero same procedure, pero same ingredients pala. Pero magkaiba ng procedure. Sige, patulugin ko naman sila sa tagwawala na. So, ito na yung ingredients natin. Ito yung silver pomfret na fish. Pinahati ko sa mga tatlo. Large kasi yan eh. Usually, binibili ko sa Sheng Siong. 2, 4, 6, 25, medium size. Parang ganyan din siya, almost kalaki. Malaki lang to ng konti. Kung alam ko lang, doon na lang ako sa Sheng Siong bumili. Sa palengke kasi to medyo mahal. Tapos, ito na yung ating salted veggie. Yan yung nakapak. Tapos, ito yung luya, kamatis. May sibuyas pa pa. Ano to? Tokwa. May onion ba? Nakalimutan ko. Tapos, ito yung salted plum. May bawang din yata. To. Bigay din to sa akin nila Dwayne. Eh. Dalawang bote to. Tinitipid ko. Kasi nahihirapan ako maghanap nito dito. Ayan. Check, double check ko kung may bawang. Ah. Wait lang. Yun. Chine ko ulit yung video nila. Parang wala naman ako nakita. Pero ito, kinat-cut nila eh. Pero hindi ko na siya ika-cut kasi gusto ni William yung medyo malalaki yung Hihimayin na lang natin yan. So, ilalagay mo lang siya lahat dyan. Ayan, lagay natin yung ginger. Masarap tong fish na to. Nagustuhan din to ni William. Si William hindi mahilig yun sa fish. Nilagay ko na doon lahat. Hindi mahilig yun sa fish. Lalo na yung matitinik. Basta wala siyang maghimay. Pero ito nagustuhan niya talaga. Lagi niya itong nire-request sa akin. Tapos lagay na natin itong salted veggie. Dapat dito sa salted veggie, binabalawan yung maigi.
Kasi, ano, maalat. Takpan natin yung ice. Kinakain to ni William eh. Ako hindi ko kinakain to kasi para masyado siyang maalat. Kaya no need na kayo dito maglagay ng, ano, ng asin. Kasi maalat na tong ano na to. Tapos may salted plum pa. So no need na yung ano ni Lance. Kanyang dinner and lunch mamaya. Yan. Tapos lagyan natin yung tomatoes. Ah, may nalaglag akong ano. Yung iba tinatanggalan ng seeds to. Pero ako hindi. Hindi ko pa sa mas type ko siya ng may seeds. Kasi parang nawawala yung juiciness. Nice, may ganun. Tapos yung tofu natin. Tofu ko is yung soft. Soft tofu. Ayoko ng firm. Mas gusto ko to. Mas ano siya, mas matamis. Nalagyan natin. Nadurog siya kasi biglang umiyak si Lance. Madalian lang kasi ako naghiwa. Ayan, nadurog siya kasi tinanggalan ko siya ng ano. Tinanggalan ko nung tawag nito. Ng tubig. Lumusot siya dire-diretso. Ayan. Sila hindi nila nilalagyan ng pepper. Pero ako lalagyan ko to nung powdered pepper. And then lagyan natin ng salted plum. Mga ilang piraso lang nilalagay ko nito kasi may salted veggie naman na. For ano lang. For added ingredients. Siguro mga 3 to 4 pieces lang. Tsaka ano, wala na. Paubos na to eh. Tinitipid ko na. Dalawang bote binigay sa akin nito ni Dwayne. Wala ako mahanap dito eh. Saan kaya ako makakabili nito dito? Lahat na ng supermarket dito. Pinantahan ko na. Yan, mga 4 pieces lang. Okay na yan. And then, nalagyan ko na lang ng pepper. Powdered pepper. Bago ko lagyan ng bago natin lagyan ng water. Pag ako naglagay ng water, ano, yung lagpas, as in lubog siya. Tanggalin muna natin. Gusto ko yung maraming sabaw. Kasi yung sarap nitong fish na to pag basang-basa, pag ano, soak na soak siya sa water. Ayan. I think that's enough. And then, tatakpan na lang natin. And then, ilalagay ko sa may apoy. Kuha ko lang akong takip. Makas lang ako ulit kay Lance. Ang hirap. Ang hirap. Kailangan talaga yung mga gantong mga ulam namin is yung alam nyo yun. Yung ano na. Yung iiwanan mo na lang siya. Isasalang mo dyan. Pagbalik mo luto na. Hindi kailangan ng maraming preparation kasi kapag may gisa-gisa, ganyan-ganyan. Naku, wala. Magigising yung alaga. Hindi ko alam kung maglalaba ko. Buhay na yun. Titig ko mo ito mga kalat. Kaya tutulog si Lance eh. Napalamig ko yung kanyang kamote. Para mamaya. Ayan, balikan ko na lang yun mamaya kapag medyo kumukulo-kulo na siya. Gustong-gusto ko yung toko ah. Pag ano, manamis-namis siya yung soft lang. Pero kapag ganyang firm, yung matigas-tigas, parang hindi siya masarap. Na-try ko kasi yun yung firm. Kaya sabi ko, ano, next time pag nagluto ako yung ano na, soft na. Para masarap. Kumukulo na siya. So, hinaan ko na. Hinaan ko lang ng konti. Konting kulo pa. Hirap lang itong hinaan kasi minsan nakamatay agad. And, konting kulo pa. Mga 5 more minutes. Ay, sundo na. Sarapan ang tulog ni Lance kanina. Gumising ko na lang kasi time na magsusudo na kami. Diba, baby? And buti na lang hindi ganun kainit. Medyo makalimplim pa din kaya hindi ako nagdala ng payong or nung aming electric fan. Kasi medyo malamig-lamig naman. Nagugutom na ako. Grabe.
Ang bilis kong magutom ngayon. Kanina gutom na gutom din ako kanina umaga. Samtalang dati tumatagal ako hanggang alas 10 na walang kainan. Almusal, hindi na. So hungry. Lakas na kasi nito dumede. Wait na lang tayo sa bus. Pero dito na lang muna kami kasi medyo mainit dun sa kalye. So dito kami sa aming same spot lagi. Waiting for the bus. Ganda dito. May ano siya. May playground. Hello, bunso. Hindi pa ako nakapag-relo kakamadali. Kala ko ano, mali-late na. Cellphone na lang tuloy gagamitin kong pang oras.